LGFM, nagbibigay saya. Tama. Huwag sabihin radyo, sabihin mo. 106.7 LGFM. Lupit mo. Huwag sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Tanga. Energy. Energy FM. Hi, Pangga! Tayo pa rin pong number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy! Hi, good morning! Isa maganda morning po sa ating lahat. At syempre, magaganda pa rin ang inyong kasama. Why not? Oo, wag tayo magsinungaling. Oo nga. Kerry, oo. Sa lahat ng mga nakikinig po sa amin na talaga naman po, feel na feel nila na maganda sila. Ay, dapat naman talaga dahil girl, maganda ka. Oo. Kahit sa paningin ng iba ay hindi. Hoy, grabe ka naman. Oo. Pero alam mo, dapat paniwalaan mo yung sinasabi mo sa sarili mo. At saka alam mo, kung walang magtatayo ng, kung hindi mo itatayo yung ano mo, yung sarili mo, eh, sino pa magtatayo sa'yo bukod sa nanay mo? Correct. Kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino na lang ang magtitiwala pa sa'yo? Oo. Hello naman din po sa mga patuloy po nagsisend ng stories nila sa lihim ng liha mo 1067 at yahoo.com. Keep it coming, guys. Gusto ko yun. Ang social mo nun, friend. Ulitin mo yun. Keep it coming. Yan. Kung meron mo yung story, again, lihim ng liham 1067 at yahoo.com or sa aming Facebook page. Energy FM 106.7. Hindi kaya naman sa aming mga sariling Facebook page. Mayora Iska is the name. Taray. Di ba? Tapos Lindsay 1067 is the place to be. Gusto mo ba yun? Where do you wanna be? There. Wala na yung sagot. Oo, why not? Oy, hello po ha sa mga nagsisend. Kasi yung stories natin, hindi na lang nila minsan sinasend sa email. Iska. Yung iba nandiyan na sa Facebook. So, yan, mas madali ang buhay natin kapag sa Facebook po kayo nagsend ng inyong lihim ng liham. Pero don't get us wrong, either email or Facebook, lahat naman yan pasok. Swak na swak yan. At babasahin pa rin namin yan. Walang pag-judge, walang racism, at walang favoritism. Ayan. Napaka ano na, napakaliwanag na ng buhay ko dito sa camera na ito. Correct, ako naman napaka-dilem. Oo, may ganyan eh. Para ang maldita ko dito tingnan. Oo, di ba ang tapang ng aura mo dyan? Oo, very, very dark. Ako naman, super light. Yeah. I'm like an angel. So para medyo nagpalit tayo dito ngayon, Lindsay, ikaw yung colorful. Oo. Ikaw yung madilim ang buhay. Pero hindi naman. Siyempre, black is good all the time. Yes. Lalo na yung tall, dark, and darker. Hoy, mahilig ka ba sa tall, dark, and handsome? Oo naman. Talaga ba? Tall, kasi... dark, and bumbayan handsome. Ganyan? Oo, mahilig si Iska sa mga ganyan. Yung mga lalaking lalaki yung itsura. Oo, kasi parang kaya ka ipaglaban, di ba? Kaya niyang ibangga yung muscle niya sa mga... ano sa daanan nyo. Kaya kang ipagtanggol, correct. No? Ako, gusto ko yung ano lang. Actually, ano, wala akong standard sa mukha. Basta presentable. Presentable, ayun. Yeah, basta presentable. Kasi minsan gusto ko ng chinito, gusto ko ng malabumbay din. Minsan lang. So may mga ano, may mga times pala na nagbabago yung preference mo. Oo, ganyan. So wala talaga akong pinaniniwalaan na ang gusto ko lang chinito, maputi, ganyan hindi. Siguro para sa akin, attractive lang ako. Attractive ako sa mga lalaking ganun na itsura. Pero hindi naman ako namimili kung sino jojowain. So depende talaga yan sa attraction na nafe-feel natin sa isang tao. Ganyan. Kasi tingnan mo si Rommel ngayon, eh. Hindi naman mukhang chinito si Rommel. Oo. Yan. So, push. I-push mo. Ikaw, Pangga, bahala ka kung sinong gusto mong jowain. Oo. Bahala kung sinong kakaldagan mo. Hoy! Grabe ka doon, ah! Kikembutan. Kikembutan. Ganun. No, bahala ka sa buhay mo, pero sana make sure na lagi mong i-guard yung heart mo. So true. Tsaka sa panahon ngayon, hindi lang talaga puso ang ginagamit, ha? Dapat yung isip mo rin gamitin mo. Correct. Pati ang utak at katawan. Oo, ganyan. Wag masyado sa katawan, utak, at saka puso lang muna. Siyempre, pagbago. Oo, di ba? Pero kapag medyo matagal-tagal na, sige, okay lang, ibigay mo na. Give your all. Grabe ka na ba? Oo. Depende pa rin yun, no? Pero, naku, speaking of mga ganyang problema, ha, marami tayo niyan dito sa lihim ng liha. Correct. Kaya naman, Pangga, kung ikaw ay may pinagdaraanan, na bukas sa bukas po ang lihim ng liha. Ayan. Punta lang po kayo Monday. Wow. Taray.
Ito na nga, magbabasa na nga tayo ng lihim ng liham natin. Kaya naman, tumuto ka pa rin. Pero magsasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 po ng umaga ha. But ito na po ang segment kung saan iintindihin po natin ang mga pusong sawi. Aww. At aalagaan po natin ang inyong mga istorya at inyong mga kwento dito po sa Lihim ng Liham. Lihim, lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, suyak na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ethel. Hi, Ethel. 38 years old, married for 13 years. Working na rin po for almost 2 years na sa isang kilalang kumpanya. Ang story ko po is about my husband na nagkaroon po ng affair with his co-worker. Hoy, kailangan natin kumapit. Hanggang nagsimula po yun ng magsimula din po ang pandemya. Lahat apektado ng pandemic na ito. Yung ibang establishment nag-close for the meantime because of COVID-19. Mm-hmm. Yung asawa ko po ay nagwo-work sa isang kilalang tao dito sa bayan namin. Hindi ko po naisip hanggang na pagdating pala ng pandemya, eh doon din magsisimula ang pagkasira ng pagsasama namin. Noong una, okay lang na nakikita ko na hinahatid at sinusundo ng asawa ko yung kanyang co-worker. Although marami naman kasi silang sinusundo at hinahatid noong una, niloloko ko pa nga siya eh. Binibiro ko pa yung asawa ko na parang may something sila nung babae. Ikaw, kakaasar mo, tinan mo nangyari. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Happy. Pero ikaw sad. Parang may something po sila ni Happy, Pangga. Kasi laging nakapwesto si Happy doon sa unahan. Ay, feeling asawa. Yung sa akin naman po ay biro lamang. Hindi ko masyadong sineseryoso. Hanggang yung biro ko, napunta sa hinala. Days, months, lumipas po ang mga yan at parang yung asawa ko po ay nagbabago na. Hindi ko po alam kung bakit ganun na yung mood niya palagi. Wala sa mood. Parang hindi na siya yung dati kong nakilala. Lagi na siyang nagagalit kapag sinasagot ako. Medyo nag-iba na siya at nabawasan na yung sweetness niya sa akin. Aww, ganun talaga kapag may pinag-iinit ang iba. Kung dati, pag natutulog kami, nakayakap siya sa akin. Eh ngayon, may mga time na lagi na siyang nakatalikod. Kasi ang sabi niya, pagod daw siya. Grabe naman. Naiintindihan ko naman po yun kasi baka nga talagang pagod sa trabaho. Kasi busy daw siya buong maghapon. Kulang daw kasi yung driver sa kanila. Kaya naman siya ang naghahatid at nagsusundo sa mga empleyado. Carpool. Okay lang naman po sa akin yon. Kahit na may time na pinapauwi na sila, nang mas maaga, eh hindi pa rin po siya dumadating ng maaga sa bahay namin. Eh saan siya nagpupunta? Minsan nga, tinatanong ko siya kung bakit lagi niyang kasama si Happy. Pero galit po siyang sumasagot sa akin.
may dinedepensahan. Ang sabi niya, siyempre, katrabaho ko yun. Bakit daw ba lagi akong nag-iisip ng meron silang relasyon? Bakit daw mahilig akong gumawa ng pag-aawaya namin? Lindsay, hindi maalis sa akin na maghinala, lalo na at may chance na magkaroon sila ng affair kasi lagi nga po silang magkasama ni Happy. Oo nga naman. Pamilyado rin po si Happy. May asawa at mga anak. Ayon po yan sa research ko. Taray, parang FBI. Game na game po yung babae. At kung sino-sino yung naging lalaki niya noon. Ay. Until one day, habang nagluluto yung asawa ko, kinuha ko yung telepono niya kasi tatawag sana ako sa nanay ko. Wala kang cellphone? Pero hindi sinasadya. Nabasa ko yung conversations nila ng mistress niya. Uy, nakakaloka. Feeling ko hindi ka talaga tatawag sa nanay mo. I-check mo lang yung cellphone niya. Dala ng galit, kinonfront ko siya agad. Kinausap ko yung asawa ko about dun sa text messages nila ng kabit niya. Siyempre, tulad ng ibang lalaki na nahuhuli, tumanggi siya. Hindi daw niya alam yun. Sa nabasa kong convo nila, pangga nang hina ako. Ano ba nakalagay? Sobrang sakit. Kasi after 13 years of being married, I tried to be a good wife. A mother. Yun pala, kulang pa. Tinatanong ko kung saan ako nagkulang. Kasi kahit may trabaho po ako, hindi ako nagkulang sa kanya sa pag-aasikaso. Ilang beses ko rin tinanong sa kanya kung bakit niya nagawa yun sa akin. Pero hindi siya sumagot. Doon na nagsimulang gumuho ang mundo ko. Apektado na rin po yung trabaho ko kasi may mga oras na hindi na ako nakakatulog ng maayos sa sobrang pag-iisip. Ganon talaga, girl, overthinker ang babae. Dumating sa point na gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya kasi sobrang sakit ng binigay niya sa akin. Being a mother, lahat pala talaga kakayanin mo kahit sobrang durog na durog ka na. Kapag nakikita mo yung anak mo na umiiyak dahil sa pag-aaway ninyong mag-asawa, at pag sinabi sa iyo ng anak mo na ayaw niya ng broken family at gusto niya buo ang ating pamilya. Dahil marami pa raw siyang pangarap para sa pamilya namin. Madudurog ka rin, pangga. Ang hirap na makita na yung anak mo ay nahihirapan. Lahat pala talaga kakayanin ng isang ina. Lahat titiisin. Lahat ng sakripisyo gagawin para sa anak. Nag-usap kami ng asawa ko at humingi siya ng tawad sa akin. Aayusin daw niya ang pamilya namin. Humingi rin siya ng tawad sa anak ko at nangako na hindi na niya uulitin yung kanyang ginawa. Lindsay, ang hirap patawarin ng asawa ko. Kasi lahat ng ito ginagawa ko lamang para sa aking anak. Pag naiisip ko yung ginawa ng asawa ko sa akin, nagbabago bigla ang pakikitungo ko sa kanya. Isa pa, ang hirap maniwala sa kanya, lalo't alam kong magkasama pa rin sila sa trabaho. Ganun talaga. At lalo na't nakikita ko pa rin si Happy. Na masaya, di ba? Bad trip. Ngayon po, Lindsay, nagsisimula kami ng pamilya ko. Nagsisimula kami ulit. Pero hindi ko maalis na magduda pa rin sa asawa ko. At hindi ka namin masisisi. Sana po, pangga, bigyan niyo ako ng payo kung ano bang dapat kong gawin. Kung dapat bang magtiwala pa rin ako sa asawa ko. At kung dapat pa ba akong magstay para po sa aking pamilya.
at para sa pagsasama namin. Muli, ako po si Ethel at ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Hi Ethel, nakakaloka ka. Grabe no, may mga ganun talaga mga lalaki. Yung naghahanap ng iba kahit na binibigay ng babae lahat-lahat para sa kanila. Nakakaloka kasi 'di ba? Hindi mo alam kung saan ba nagsimula, doon ba sa pag-aasar mo sa kanya, Ethel? O di kaya naman doon sa araw-araw nilang magkasama dahil sinusundo at hatid rin niya yung babae, medyo diba? Medyo nagkukulang ka ng hinga doon, girl. Kaya nga. Kasi medyo nasasakpan ako para kay Ethel. Kasi di ba ginawa niya naman ang lahat. At saka, alam mo yun, for 13 years, okay naman silang nagsama. Yun nga lang, dumating yung challenge na to sa kanyang pamilya, sa kanilang pagsasama. Pero siguro, tingin ko lang, Lindsay, ha, naka-challenge lang talaga sa inyong dalawa to. Oo, pero di ba pag ganyan, kapag nahaharap ka na sa problema, parang di mo na maiisip na challenge lang ba to? O, katotohanan na talaga. Katotohanan na talaga. O ano ba, may katapusan pa ba to? Kasi aminin natin, kapag tayo mga babae yung niloko, feeling natin parang sobrang na-betray tayo. Oo, parang tinraidor tayo, di ba? Para tayong tinira patalikod. Hindi, hindi ko sabihin, parang sinaksak patalikod. Oo, yung tipong sinaksak ng kutsilyo, tapos alam mo yun, ang paulit-ulit. Correct. Pero wala kang magawa. Kasi alam mo yun, hindi mo kontrolado yung desisyon ng asawa mo. Yun nga talaga kaya nasasaktan kami ni Iska. Actually, pagka bago namin basahin itong story na ito, napagkwentuhan namin, tapos pareho kaming walang masabi sa isa't isa. Kapag sa atin nangyari yan, Lindsay, parang hindi natin kakayanin. Pero itong si Ethel, kinakaya niya dahil may mga anak sila. At saka kasal sila. Correct. Diba? At in fairness kay Ethel, hindi niya sinugod si Happy. Oo, diba? Alam niya na may something dahil sa conversations. At kilala niya yung babae, alam niya yung itsura at pwedeng-pwede niya sugurin anytime. Oo, diba? So, at sa totoo lang ha, parang saludo pa rin ako dito kay Ethel. Kasi yung pagkababae niya, hindi niya binaba doon sa level na yon. Pero kasi, hindi mo rin naman masisisi yung mga babae na ganyan, ha? Yung gumagawa ng mga ganyang desisyon just because, alam mo yun, nalaman nila na may somebody yung asawa nila, ganyan. Kasi yung bugso ng damdamin. Correct. At saka iba-iba kasi yung babae kung paano nila depensahan o kaya coping mechanism nila, kung paano nila i-release yung galit nila doon sa asawa nila. Oo, diba? Ako kasi naniniwala ako na kapag, halimbawa, alam mo na yung lalaki o yung babae, for this matter, taken na, may asawa na, may sing-sing na, or nakatira na sa isang bubong, dapat wag mo nang panghimasukan. Correct. Dapat canceled na kagad Hanggang doon ka lang. Pero alam mo, huwag tayong magpaka-ipokrita kasi nangyayari talaga to sa setting sa panahon ngayon. Correct. At saka hindi man sa panahon ngayon, noon-noon pa, kapag talaga sa opisina, posible na may ganyan. Kasi palagi nga nakakasama. Kaya nga nagkaroon ng polisiya sa opisina na bawal yung mga jowa-jowa, diba? Kasi nga alam nila na nakaka-apekto sa trabaho ng mga empleyado. Tama. Pero aminin din natin, hindi naman all the time, nasusunod yan. Correct. Diba? Kasi nga itong palagi kayo magkasama, diba? Nagkakaroon kayo na parang nasanay na kayo na kayo yung magkasama tapos yung asawa mo nakikita mo lang pag-uwi. Oo. So parang akala mo napupunan nung babae yun yung pagkukulan ng babae mo kahit na or ng pagkukulan ng asawa mo kahit na wala talaga siyang pagkukulang. Oo. Kasi yun lang yung present yung babae, yun lang nakikita mo. Araw-araw. Araw-araw. Diba? Nalulungkot lang ako na, diba, paano nasisikmura yun ng halimbawa, papasok yung lalaki sa opisina, pero bago siya pumasok, nandun yung asawa mo Correct. Pinaghahanda ka ng damit, pinaghahanda ka ng pagkain, diba, lahat inaayos bago ka pumasok, pag-uwi, ipaghahanda ka pa rin ng pagkain. Paano mo nasisikmura yung ganyan? Paano mo nalulunok yung mga pagkain niluluto niya sa'yo out of love? Diba, samantalang kapag hindi kayo magkasama nung asawa mo, may iba kang chinichika. Kaya nga. Tinitiktok, diba? Tinitiktok? Diba? So, nakakaloka. Diba? Nakakaloka lang. Oo. So, doon sa part na tinatanong kasi sa atin ni Ethel Girl kung ano ba, isisave ko pa ba tong marriage namin o dapat bang bumitaw na ako. Doon kami sa part ni Iska na syempre isave mo yung marriage mo, yung pamilya mo. First time pa lang naman nangyari Diba? Oo, siguro no, first time at challenge talaga yan. Correct. Mm-hmm. Let us give the benefit of the doubt para sa asawa mo. Oo. Bigyan natin siya ng chance kasi everyone deserves a second chance pero second chance lang. Oo. Kapag pumangatlo na yan, iba na yan girl, may sakit na yung asawa mo at gusto talaga niya yung ginagawa niya.
At saka choice niya na yun kung papangatlohan niya pa. Correct, hindi na pagkakamali yun. Or di ba susundan niya pa kung kahit pa ilang beses yan. Kapag sinundan niya pa yan, choice niya na. Oo. Alam niya na kung anong consequence nun. Maaari kang umalis, maaring mawala yung anak at asawa. Pero pag tinuloy niya pa rin yan, ibig sabihin, hindi niya nire-respeto yung marriage ninyong dalawa. Correct. Diba? Hindi ka niya iniisip. Oo. At sa puntong yun, pwede mo nang sabihin na hindi ka na niya mahal. Oo. Kasi diba? Sinasaktan ka niya. Ang tao nagmamahal sa'yo, hindi ka dapat sinasaktan. At saka dun sa tanong na ano bang pagkukulang mo bilang asawa, bilang isang ina, ako naniniwala ako na hindi yan sa pagkukulang mo. Diba? Kasi kapag naging mag-asawa kayo, kayo na eh for the rest of your life. Correct. At saka walang relationship na perfect. At hindi lahat ng bagay eh mabibigay mo sa asawa mo. At saka kung meron kang pagkukulang, sabihin na natin kasi wala nga perfect na asawa, walang perfect na nanay, dapat i-point out yan sa'yo. Correct. Kasi sa sarili mo, alam mo na meron kang pagkukulang, make up for it, di ba? Made amendment, di ba? Ayusin nyo. Ayusin ninyo. Hindi yung meron kang pagkukulang, hinarap niya sa iba. Grabe diba? Kasi mga lalaking ganyan. Oo. Na kapag may pagkukulang yung babae, kahit hindi niya asawa, kahit girlfriend lang niya, hinahanap niya yun sa isang babae or diba? Sa ibang babae. Bakit? Oo. Yung iba para daw tumikim ng ibang putahe. Bakit? Hindi nyo kailangan tumikim ng ibang putahe. Oo. Nananawa? Di ba? Hindi yun reason. Alam mo, nakakaloka lang. Naiinis ako pag naririnig ko yung para tumikim ng ibang putahe. Kaya nga, bakit? Nayayamot ako kapag naririnig ko yan. Oo nga, may mga lalaki na dinadahilan pa nila na paborito namin yung adobo, pero minsan nag-asawa kami sa adobo kaya tumitikim kami na kaldereta. Oo, pero diba? Babalik ka sa adobo kasi hindi napapanis ang adobo. Oo, diba? Tsaka, yun pa rin eh, gusto mo yung adobo. Correct. Diba? Kaya babalik at babalik ka sa adobo. Pero dapat hindi mo i-take for granted ang adobo. Oo. Kasi diba? Darating ang panahon na mawawala na yung toyo. Diba? Tsaka baka mamaya doon. Nakakatawa naman, medyo late reaction lang ako doon. Tsaka darating ang panahon, no, i-treasure mo na nandyan yung adobo mo. Oo. Kasi baka mamaya may ibang tumikim sa adobo mo. At kapag nangyari yun, magbabago yung timpla ng adobo goodbye mo. Goodbye sa'yo. Oo. Kapag may ibang tumikim sa adobo ni Mrs., goodbye sa'yo. Magkakaroon na ng laurel. Twist, no? Diba? Magbabago yung timpla. At yung timpla na yun, hindi mo na magugustuhan dahil yung asawa mo, mas gusto niya na yung tao nagmamahal talaga sa kanya. Diba? Sa true. Although, para sa amin talaga ni Iska, ayusin mo yung marriage ninyo. Ayusin ninyong dalawa yung pamilya ninyo. Paano mo gagawin yon? Ate, pumikit ka. Correct. Tapos patawarin mo siya. Tanggapin mo na ganun talaga ang nangyari sa inyong dalawa. Kasi alam mo, sa isang pagsasama or sa isang married life, naniniwala ako na there will be a never-ending line of challenges. Correct. Diba? Palaging may darating na problema sa inyong dalawa, palagi kayong mag-aaway. Oo. At nasa inyong dalawa yon kung pareho kayong susuko o pareho kayong maglalaban para doon sa Correct. Relasyon ninyo. Para doon sa inyong pagsasama. Pero para sa akin, Lindsay, ha, huwag nila ayusin yung relasyon nila dahil lang sa mga anak nila. Oo. Kasi kapag iniisip mo yun, yung letter sender natin, kapag iniisip mo na dapat mong ayusin yung relasyon yung mag-asawa dahil sa mga anak nyo, magkakaroon ka ng pity sa sarili mo eh. Oo. Na kailangan kong gawin to para sa mga anak ko. Ba't hindi mo yan gawin para sa sarili mo. At saka, girl, ipaglaban mo yung fact na ako yung misis. Oo, na ako yung mahal. Asawa. Diba? Huwag mo sabihin na, naku, dahil lang sa nagkaroon siya ng, well, siguro, madali lang para sa atin na sabihin to, pero ipaglaban mo na ikaw yung kasal. Oo, married na ikaw ang legal. Ikaw yung legal, diba? Correct. Kasi kahit saan kayo makarating, diba, pwede nga kasuhan yan eh, sa totoo lang. Diba, ipakulong mo yan eh, pahimasin mo lang rehas. Diba? Nakakaloka, sa totoo lang. Pero, ayaw naman natin paabutin sa ganon. Correct. Kaya, yun, pikit mata ka na lang magtiwala ulit sa kanya kung gusto mong maayos yung pagsasama ninyo. Tanggapin mo yung nangyari sa inyong dalawa at patawarin siya. Oo, mahirap kasi magpatawad siya kapag makalimot eh. Masakit eh. Correct. Diba? Pero ang first step talaga dyan, tanggapin mo na nangyari sa inyo yan at dagok lang sa relasyon nyo yan. Oo. Na maayos nyo yan at makakabangon kayong dalawa mag-asawa. Although kasi sa babae, sabi nga nila, we forgive but we never forget. Correct. Diba? So habang buhay ninyong dadalhin yan at habang buhay mo rin mend yung puso mo. Kasi maaalala at maaalala niya yan eh. Oo, babalik sa kanya yan. Lalo na pag fresh, makikita mo yung mukha ng asawa mo. Naku, mayayamot ka agad eh. At saka darating yung point na lagi mo kukwestiyonin yung pagiging babae mo, hindi na yung pagiging asawa eh. Kukwestiyon mo na yung pagiging babae mo na kung ano ba yung kulang sa'yo. Oo, diba? Pero girl, walang kulang sa'yo. Koreka. Diba? Isipin mo na lang na chinallenge lang talaga yung married life ninyo. Oo, walang kulang sa'yo pero sumusobra ka na siguro. Diba? Hindi, ang
lang sumasobra yung lalaki. Correct. Walang kulang sa'yo, naghahanap na lang sobra yung lalaki. Kaya nga. Diba? Hindi makontento. Yun kasi ang problema sa ibang kalalakihan. Hindi makontento kung sa ano meron sila. Oo. Sana no, maayos ninyo yung pagsasama ninyo. Ako, positive naman ako. Ako din. Na maayos nila yung pagsasama. Correct. Ha? Kasi unang beses pa lang naman yan eh. Oo. May pangalawa pa. Huwag ganon! Charot lang. Unang beses mo lang yan, mapapatawad mo pa yan. Lalo-lalo na kapag gumawa na paraan yung asawa mo na mag-ayos kayong dalawa talaga. Mag-aayos silang Correct. Dalawa. Pero dapat din, syempre, pag-efforta ng asawa mo. Oo. Kung gusto nilang talagang maayos yung relationship ninyo. Pero huwag mo siyang pahihirapan ha. Kasi yung ibang babae pinapahirapan na hindi, ligawan mo ulit ako. Well, ano yan, talagang right naman ng babae yan. Pero huwag yung masyadong pahirap naman. Pero kasi nahirapan ka rin, girl, nung niloko ka. Usap nitong partner ko. Kasi alam mo, naniniwala ko na kung anong kondisyon ng babae, go yan. Oo. Kung gusto mong maghiwalay kayo muna, tapos ano tawag dito, ligawan mo ulit ako, push yan, laban yan. Correct. Kasi una sa lahat, hindi ikaw yung nagkamali, yung lalaki yung nagkamali. Mo. So kung paano ninyo maayos yung sarili ninyo, eh nasa kondisyon mo yan. Pero alam mo yun, nandun kami ni Iska dun sa part na ayusin ninyo kahit anong mangyari. Siguro ibig kong sabihin dun, Lindsay, huwag maging bato yung puso niya. Oo, yun. Tanggapin niya kung ano binibigay sa kanya ng asawa niya. Mm-hmm. Lagi niyang ano ba tawag dito? Parang i-take for ano niya yun, na tanggapin niya na eto naggumagawa ko na, i-accept niya na eto gumagawa ko na paraan para maging maayos tayong dalawa. Uh-oh. At sana wag mong hanapin yung pagkukulang ko din. Oo. 'Di ba? Wag mo hanapin yung kasalanan lagi. Correct. Ang tingnan. Oo. Kasi kapag kasalanan tinitingnan mo, lagi kayong babalik at babalik from the start. Oo, 'di ba? Pero take your time, girl. Alam mo kung nasaktan ka at gusto mong alam mo yun, mapag-isa muna. Okay lang, ako naniniwala ako na kung yun yung coping mechanism nitong si Ate Ethel para lang maka-move on at para makapagsimula ulit ng maayos yung pamilya nila, mm-hmm. 'di ba? From scratch, from a clean slate, okay lang para sa akin ha. Oo, okay lang 'yan. Kung hihilingin mo na, hindi, let's take a break. Huminga muna tayo, lalayo muna kami ng anak mo. Maghiwalay muna tayo. Hiwalayin na cool off lang ha. Hindi yung hiwalay na sobrang hiwalay kasi ang lalaki kapag nahiwalayan sa iyo, maghaharap talaga ng iba 'yan. Oo. Yung ibang lalaki na talagang sakda lang sukdo lang pagiging loko-loko ha. Sukdo lang ng pagiging demonyo, 'di ba? Pagiging evil, ganyan. Pero 'yun, lalayo ka naman para i-mend yung sarili mo. Hindi ka lalayo para hiwalayan. You have to make it clear ha. Uh-oh. Kasi baka mamaya alam mo 'yun, isipin ng asawa mo na hindi wala na, hindi na maaayos 'tong relasyon namin. Hindi, honey, lalayo ako. Kasi gusto kong mapag-isa kasi nasaktan ako. Yung parang ganon, umahal, baby love. Baby love? Baby love? Lalayo ako. Lalayo ako. Oo nga, no? Oo. O kaya heart evangelista tsaka cheese. Darling. Darling. Darling, lalayo ako. Hindi para putulin na tong pagsasama natin. Lalayo ako because nasaktan ako at kailangan kong buuin ulit yung sarili ko. Alam mo, Lindsay, naniniwala talaga ako sa sinasabi din ang hanapin yung sarili kahit na palagi nila pinagtatawanan yung phrase na yun. Totoo yun. Totoo yun. Hindi naman ibig sabihin na hanapin yung sarili, nawawala ka sa sarili mo, ha? Pero parang ganun na rin. Nawala ka for a while sa sarili mo, so hahanapin mo siya ulit. Correct. Diba? Yung iba lang talagang pilaw sa potasyo, yung kaya lahi, nga, bad trip. Diba? Diba so, mapa? Sa kahit anong paraan para maayos yung relasyon ninyo, kasi meron din naman mag-asawa na hindi naglalayo o hindi sila nag-a-apart from each other just because gusto nilang ayusin yung problema together. Huwag na magkasama. Oo, may problema tayo pero hindi tayo aalis, hindi tayo maghihiwalay. Sa harapin natin yung problema ng magkasama tayo. Correct. May mga ganun. Oo, actually nag-work talaga yung mga nagpapa-therapy ha. Oo. Kasi akala nila sa Pilipinas kapag nagpa-therapy ka, may problema ka na sa tuktok eh. Oo. Hindi. Kailangan nyo lang ng counseling mag-asawa para alam nyo yung gagawin nyo para may gabay kayong dalawa. Oo. Kasi yung ibang tao, hindi nila kaya at hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Correct. Oo. At least alam nila at na-accept nila sa sarili nila na ay may problema tayo pero hindi natin to kayang ayusin ng tayo lang. Oo. Kailangan natin ng therapy. Tumanggap kayo ng tulong mula sa iba. Oo, yan. Kung marami kayong pambayad sa therapist. Yun nga lang, medyo may pagkamahal. May medyo mahal. Pero kapag kaya nyo naman sa tingin ninyo, kaya ninyong sulohin yung problema at maayos naman at willing naman kayo to start all over again, yun yung maganda doon. Correct. Pag sinabi ng asawa mo na simulan ulit natin to, sorry, maayusin ko yung pamilya natin at you feel it in yourself na sincere yung asawa mo, then you start all over again. Correct. At dapat ayusin nyo talaga. Wala na yung throwback-throwback. Oo. Di ba ang mga babae kasi mahilig yan sa sa sige patatawarin kita pero babalik at babalik ka Masyado tayong history teacher. Pero
kasi, mawawala lang yon yung mga pagbalik-balik na yon kapag may nagbago talaga. Correct. At kapag nakaget over ka na doon sa situation na naaalala mo na niloko ka niya. Oo. Sa tulong na rin ng efforts ng asawa Correct. Mo. Kasi walang magbabago or hindi mo makakalimutan yan kung hindi mo nararamdaman yung sinasabi sa'yo ng asawa mo na aayusin natin to. Oo. Diba? Hindi pwedeng puro salita lang. Dapat yung audio match sa video. Correct. Diba? Tara yung pag-editor tayo dito ah. Naubo tuloy ako. Ibig sabihin, yung sinasabi dapat match dun sa ginagawa. Correct. Diba? Hindi yung puro boka-boka lang. Walang Oo. Gawa. Diba? So, yun. Dun ako naniniwala. So, wini-wish namin ni Iska na sana Ethel, maayos ninyo yan. Oo. Para sa anak nyo. Naniniwala naman ako na maayos yung dalawa yan, Ethel. Oo. Kasi the fact na nagsisik si Ethel ng advice from other people, most especially sa lihim ng Liam, thank you for sending us your message or your kwento. Ibig sabihin, naghahanap siya, outbalance lang siya. Oo. Kasi kung hindi niya kailangan ng opinion ng iba at nagdesisyon siya for herself na maghiwalay na, yun na yun. Oo, at hindi siya magpapadala ng lihim na lihim dito. Oo, pero the fact na nagsisik siya ng advice from other people, ibig sabihin gusto niyang maayos. Correct, at tinatanggap niya. Oo, gusto niya makakaayosin ang dalawa. Oo, yun. At gusto niyang ma-mend ulit yung sira, yung crack sa relationship nila. Correct. Oo. Kahit na medyo makikita mo 'yung lama diyan, at least nabuo pa rin kayong dalawa. So true. At saka again, naniniwala kami ni Iska na walang relationship na perfect. Correct. Nasa inyong dalawa yan ng inyong karelasyon o ng asawa ninyo kung paano ninyo, alam mo yun, tatawirin yung mga challenges na yan. Diba? Importante sa lahat yung magkahawak kamay kayong tatawid sa mga pagsubok Taray, ng buhay. Yeng Constantino! Hawak kamay! Hindi, ganun. Gandang anong kantang yun, Swap. Hindi kita iiwan sa paglalakbay. Correct. Dapat lagi kayo magkasama dahil mag-asawa kayo. Ang sweet nga nung idea na kapag mag-asawa kayo, may kasama ka na habang buhay. Oo. Diba? May katabi ka sa pagtulog, may kaagapay ka. Oo, diba? Sa kahit anong problema, through, for better or for worse. Oo. Diba? For richer or for poorer. Through thick or thin. Ayan. Pero parang sa sitwasyon ko, puro thick-thick lang. Taba ko naman. Nakita ko yung sarili ko sa Grabe ka naman. pero yun nga, sa true lang tayo. Masarap yung may kasama ka sa buhay. Masarap talaga yung may nagmamahal sa'yo. Oo. Kaya sa mga lalaki po na nakikinig sa atin at sa mga babae na rin, of course, to level the playing field, dapat po, yun, isipin natin yung mga ginagawa nating desisyon. Correct. Kasi kapag talagang mahal natin yung isang tao, niya yung idea ni maisip natin na umiiyak siya o nasasaktan siya or nag-overthink siya because you made, pagkakamali. Ganon, a mistake, ganyan. Yeah. O, you cheated. Hindi dapat natin maisip yung mga bagay na. Correct. Yung makitang pa lang na sa isip mo na umiiyak siya, hindi mo nakakayanin. Yes. Diba? Kasi nga, mahal na mahal mo siya. Correct. Aww. Sa magmamahala dyan, stay strong. Sa mga LDR lalo na, stay strong po sa inyong lahat. At sana, wag po tayo humanap ng bagay na wala sa iba. Mm-hmm. Or I mean, wala dun sa partner natin. Oo. At ang bottom line nito is, kung talagang mahal mo yung tao at nagkasala siya, find it in your heart na magpatawad. Correct. Diba? Acceptance and forgiveness is the key. Yeah. 29 minutes makaraan po ang alas 9 po ng umaga. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend, Mons Radio. My name is Lindsay. At syempre, kasama kapiling pa rin ang nag-iisang mayora nyo sa radyo, Mayora Iska. Pangga tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.